Welcome mga bay sa vlog natin ngayon. Yubek Rida po pala from Cebu City. So lakad natin ngayon mga bay na imbitahan tayo sa Motology. Mga hindi nakakalam ang Motology po, sila po yung nagbebenta ng mga helmets, mga gears, motor, lahat-lahat. So on the way tayo doon kasi meron silang helmet na ilo-launch at fortunately na imbitahan tayo na pumunta doon kay Master Nino. Kita-kits na lang tayo doon sa Motology at ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang mga helmets na ito, okay? So bago pala tayo mag-intro, ano kayang helmet gagamitin ko? So check muna natin. So, ano kayang gagamitin ko dito? Sige, buti kau, di ba ikaw? Itong gagamitin natin, kita kids! Intro! So ayan mga bay, andito na tayo sa Motology. So ayan, ito yung Motology mga bay. So sa makikita natin ngayon, ayan. Ito yung helmet na i-check natin ngayon. So yung Alien R511 tsaka yung Minions ng R511. So ito, pareho sa helmet natin. Ayan, so, pasok tayo sa loob. So dito mga bay sa Banilad branch, ito yung second branch nila. Yung main branch nila is located in Reclamation. So basically yung nandito lang is yung mga helmets, mga gears. Tapos sa main branch, meron silang display doon na mga motorsiklo, meron din silang service center at mga kagaya nito na helmets din. So nakita nyo na yan sa previous vlog ko. So doon tayo na pa first maintenance sa NMAX 2020 natin. So tour ko muna kayo dito sa loob. Tingnan natin kung ano yung stocks na meron sila dito. Malapit kayo sa nasa Cebu City lang kayo, malapit kayo sa Banilad, you can check out Motology. Check niyo yung stuff nila dito, okay? Okay mga bay, so ito na yung mga helmets na i-feature natin ngayon. So sa makikita natin, meron dalawang boxes. So mag-unboxing tayo, check natin kung anong nasa loob. Kasama natin si Sir Nino, ang pinagagwapo sa Motology. So siya ang mag-unbox ng mga helmets na ito, okay? At alamin din natin kung magkano nga ba ito at saan makukuha dito sa Cebu, okay? Hi, I'm Nino. I'm from Motology Marketing. We'll be unboxing tong mga helmets na to. Unbox na natin tong Aliens first muna. So, same as other ARFAs, special ARFA 11s. So, meron tong owner's manual kalagay dito, tsaka free stickers. Sa loob ng box, meron tayong free smoke lens, I mean. And then, yung pin lock, anti-fog, tsaka may free locks din. Oops. Tandarin! Ito. Wow. Ito, diba? So, yung design ng Alien is may parang texture dito. So, makita mo para siya talagang yung aliens sa movie. So, kitang-kita mo dito yung mga skull or bones ng alien. For premium ARFA 11s, meron siya dito gold locks. And then, masasabi mo talagang premium kasi yung foam niya is specially designed. So, parang nakita mo dito, parang Louis Vuitton. Chat. Pero HGC talaga yan ha. HGC yan. So, ito yung alien. Yung weight niya is 1,400 grams, 1,400 grams. Gross weight is 1,415 grams. So, magaan lang siya. Same with the other ARFAs. And then, this is ECER rated.
Okay, so yun ang Arfa 11 na aliens. So ninyo, magkano nga ba yung aliens natin? Yung aliens natin... Next na natin na i-unbox is the Arfa 11 Auto Minion. So this is a limited edition Arfa 11 design. Bago pa lang to sa market. Unlike the Arfa aliens na box, meron siyang special packaging. Same sa other Arfas, we have the manual, then, of course, free stickers. And then, meron pa ring free smoke lens. And, pin lock. So, anti-lock pin lock. May customized na bag din ang Arfa 11 Minions. Tungin natin ito. Wow! Okay. For this Arfa, yung color niya is matte. Same with the aliens, meron din siyang mga ano, textures. Like, just like the hair here. And then, makita mo talaga dito si Auto Minion. So, with his signature dentures. Braces. And then, same goes with the Arfa 11 aliens. It's 1,450 grams ang net. And then the gross is 1,465. Ah, so, yeah. It's mabigat pala dito. So, mas mabigat to kaysa aliens pala. Okay. Still, di mo maano yung difference. Magaan talaga yung Arfa 11. So, all Arfa 11s are single visor lang. But you can change it with the dark smoke lens. So, sa mga gustong kumuha nito or bumili nito, Sir Didio, magkano nga ba ito? Arfa 11 Auto Minions is... So, ito mga bay, sa sinabi nga ni Sir Nino kanina, isa ito sa mga limited edition na helmets ngayon, kakalabas lang nito sa market. At fortunately, na-vlog natin ito. Originally, yung display nila is 6. At ngayon, meron na lamang 3. Aliens naman, marami pa ipang mga helmets na available. So, ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo dito sa Streetscape, dito sa Banilad, Motology. So, meron pa tayong isang helmet na i-feature mga bay, ito yun. Guys, this is the Arfa 90S Carbon. Carbon Lodi. The difference sa other Arfas is that ito ay isang modular helmet. So, dual visor siya. You can open it here and then here. It's weighing 1,500 grams. Net weight niya. Pero hindi mo din maano yung difference kasi because of its carbon shell. Magaan talaga siya. Para ka lang susuot ng na cap. Meron kaming other models ng Arfa 90S. So, aside from the pure carbon, we also have these. We have the Arfa 90S. So, it's still carbon. Carbon. Same features as this. But the design lang, the color. Okay. And then, the other one we have here, we have the Balian. Same lang din ang color. So, these are modular helmets. Typically, ginagamit ito for adventure bikers. Price? The price is... So, for the pure carbon na Arfa 90S, price niya is 29,590. For the carbon Louvre, it's 31,990. And then, for the carbon Balian, Arfa 90 is 31,590. Okay. So, magkaibang price na sa tatlo. Check them out. You can head out to our Streetscape branch here in Manila just before Maria Luisa. We are having a limited launching here in our Streetscape branch. So all available, the Minions, the Aliens, and the Carbons will be available here. You can check out Streetscape branch. So sa mga nagbabalak na bumili ng mga premium helmets talaga, napaka-importante ng ulo natin. So, wag nating baratin yung helmet. Invest on quality helmets. And HJC is one of them. Come and visit Motology here in Banilad Streetscape. So, what are you waiting for? Punta na kayo dito. You can look for me in Motology. Sabihin mo lang na si TCH Cutie Pie.